Hindi pinansin ni Andy ang galita-galita kasintahan. Dumiretso siya sa kanyang pribadong opisina. Sumunod sa kanya si Christine. Kanina pa ako inip na inip dito. Yun pala, inilabas mo ang tumbay na iyon. Sumbat ng babae. Pwede ba, Christine, tigilan mo yung pagsiselos mo? Hindi ko alam na darating ka. Dahil hindi mo naman itinawag sa akin. Kaya inilabas mo ang tumbay na iyon? Stop it, Christine. Isinama ko siya dahil may kinausap akong kliyente at kailangan ko na kukuha ng notes. Bakit ba hindi mapalitan ang tumbay na yon? Ano bang dahilan at kailangan ko siyang palitan? Hindi agad nakakibo si Christine. Naupo siya sa kanyang swivel chair. Kahit tumbay iyon, babae pa rin iyon, Andy, at maganda siya. Wala akong planong pumatol si tumboy, Christine. And if it will make you feel better, wala rin planong pumatol sa lalaki si Alex. Babae ang kanyang gusto. Hindi ko may buo si Christine, pero halata pa rin ang galit na nasa dibdib nito. Sorry, hindi na kita masasamahang kumain. Marami akong trabaho dito na kailangan matapos ngayon. Kakain ako mag-isa? Hindi makapaniwala, tunong ng babae. I guess so. Napahampas sa mesa si Christine sa matinding inis. Pagkuman ito mayo at nagmamadalang tinungo ang pinto na makalabas ay hindi na iyong pasara ng ubod lakas. Napapailing na napabuga ng hangin si Andy. Unti-unti na lang napapansin ngayon ang hindi magandang pag-uugali ng kasintahan. Dati, palagi na lang niyang pinagpapasensyahan ang mga tantrums at kaartihan ng babae. Mukhang nauubos na ang kanyang pasensya. Dahil kaya kay Alex? Pagdaan ni Christine sa mesa ni Alex ay tumigil ito doon at hinarap ang nabiglang babae. Pinawemangan, ikaw, huwag na huwag kang magkakamaling akitin si Andy kung gusto mo magtagal sa trabahong ito. Bantayan ito kay Alex. Trabaho lang ho ang dahilan, kaya ako naririto, Ma'am Christine. Dapat, at palagi mong isasiisip iyan, na kaya ka naririto ay dahil sa trabaho at hindi para akitin ang nobyo ko. Wala ho kayong dapat ipag-alaala. Mabuti naman, gusto kong malaman mo na kapag ginusto ko, mangyayari. Kaya kung alam mo ang makakabuti sa'yo, iwasan mo si Andy. Yes, ma'am. Sa pangmatalim ng sulyap, ay pinukol sa kanya ng babae at tinalikuran na siya nito. Malalaki ang mga hakbang na tinungo ang pinto at ubod lakas na hinilang pasara iyon ng makalabas. Napailing si Alex. Totoo namang trabaho ang dahilan kaya siya naruroon sa kumpanyang iyon. Wala siyang balak na makapagkompetensya kay Christine na tulad ng may pangako niya sa kanyang sarili. Pagkatapusin mo na rin ang pag-aaral ang kapatid bago niya malimbuksan ang kanyang puso sa tawag ng pag-ibig. Kahit na nga pakiramdam niya, umiibig na siya sa kanyang boss. 5 minutes to 5 ay nagsimula na magligpit ang mga gamit si Alex. At tapos mailigpit ang mga iyon ay nagtungo siya sa restroom para ayusin ang sarili. Pagbalik niya, nakatayo sa harap ng mesa niya si Andy. May bitbit itong attache case. May kailangan ka, Andy? Uuwi na ako. Sasabihin na kita para hindi ka na mahirapang... May dadaanan pa ako, Andy. Napatitig sa kanyang lalaki na para bang hindi naniniwala sa kanyang dahilan. Saka, may bibilhin pa ako para sa hapunan naming magkakapatid. Pwede kitang ihatid hanggang doon kung dadaanan din naman. Pinilit niyang gumiti sa lalaki para alisin ang hinalalitong umiiwas lang siyang sumabay dito. Salamat na lang, Andy. Pero malapit lang naman yun dito. Maglalakad na lang ako papunta doon. Hindi mo naman ako naaabala eh. Kung iyon ang naiisip ng Alex. Thank you na lang talaga, Andy. Sige na, mauna ka na. Iniiwasan mo ba ako? Will you please leave me alone, Andy? Nilakasan niya ang malaking boses. Hindi ko maikaw ang boss ko. Ay pwede mo na akong pasunurin sa mga gusto mo na labas naman sa trabaho ko. Naningkit ang mga mata ng lalaki. Galit na ito nang muling magsalita. Wala akong plano magutos sa'yo ng mga bagay na labas sa trabaho mo, Alex. Inalok lang kitang sumabay sa akin. Kung ayaw mo,
okay lang. Hindi na siya hinintay para makasagot ito. Tumalikod agad ito at lumabas. Malakas ay binalibag pasara ang pinto. For a moment, ay gusto niyang habulin ang lalaki. Humingi ng sorry dito. Napagtaasan niya ito ng boses. Ngayon wala siya karapatang gawin iyon dahil boss niya ang lalaki. Pero hindi na niya nagawa. Para bang dumikit ang kanyang mga paa sa kanyang kinatatayuan kaya hindi siya agad nakakilos. Gusto niya maiyak sa nangyari. Ayaw niya magalit sa kanya si Andy. Bakit ba? Hindi maintindihan ng lalaki. No, gusto lamang niyang umiwas sa maging dahilan ng pagkakagalit ito at ang kasintahan. Kakabaka ba siyang lumabas ng opisina para umuwi? Tanghali na na wala pa si Andy ng sumunod na araw. Nagtataka si Alex dahil mula na magtrabaho siya doon ay hindi na malampas ang alas 9 at tumarating ang lalaki. Tumatawag naman kung tatanghaliin. Kung sa bagay ay mag-alas 10 pa lang naman, baka na traffic lang ito sa daan. Pero kinakabahan na si Alex. Baka kaya nagalit sa kanya lalaki kaya hindi pa dumarating. Tanggalin kaya siya sa trabaho? Kung bakit naman kasi uminit ang kanyang ulo at ang pagtaasan nito ng boses. Hihingi siya ng sorry pagdating nito. Kagabi pa niya kinakabisa ang mga sasabihin niya pag naghihingi siya ng sorry dito. Pero bakit wala pa ito hanggang ngayon? Bago pa siya makapag-isip ng kung ano-ano, ay pumasok ang kanilang personal manager. May dala itong isang mahabang folder. Nakangiti ito, lumapit sa kanyang mesa. Good morning po, ma'am. Bati niya. Good morning, Alex. Hindi makakapasok ang boss mo dahil masama doon ang kanyang pakiramdam. Tumawag sa akin at ipinapadala niya sa iyo itong mga papeles na narito sa folder. Kailangang mapirmahan niya mang ito ngayon. Ako po ang magdadala, ma'am? Oo, baka kasi may kailangang baguhin sa mga ito. Kailangan niya na magta-type. Tumangon siya. Naroon siya sa kanyang condo unit sa New Manila. Doon may hahatid ang mga papeles ito. Hindi ko po alam kung, don't worry, papahatid kita doon sa service natin. Ngayon na po ba, ma'am? Oo, oo. Narito sa folder na to ang mga papeles na dadalhin mo. Sige na, nasa ibaba na ang driver natin si Emilio. Ako nang bahala dito. Pagbaba niya sa lobby, ay naroon na nga ang kanilang driver. Nakakilala na rin niya. Bata pa rin ito, mga 26 lang marahil. Gwapo rin at matangkad. Isa rin ang lalaki sa mga nagpapalipad hangin sa kanya. Iiwan na ba kita roon? Tanong ito sa kanya habang nasa Taft Avenue na sila. Sa tabi ng lalaki siya nakaupo. Hindi ko alam. Malalaman natin mamaya. Maraming kwento ang lalaki habang nasa daan sila. Pero pawang tangulang at iling ang sinasugat niya dito. Gusto na yung parating dito na hanggang sa pagiging magka-opisina lang ang maaari maging pagtingin niya dito. Hindi nalalampas pa doon. Ganoon din ang ipinapakita niya sa iba pang nakakagusto sa kanya sa kumpanyang iyon. Nakarating sila sa New Manila. Sinamahan siya ng driver hanggang sa itaas. Si Andy nagbukas sa kanila ng pinto. Saglitan ang tigilan ito na makita si Emilio. Sige na, Emil. Iwan mo na siya at baka magtagal siya dito. Utos ito. Yes, sir. Sige. Alex, mauna na ako. Oo. Thank you, ha? Umalis na ang driver. Pinapasok naman siya ni Andy. Nakasando lang ng itim si Andy na hapit sa katawan nito at shorts na pambahay. Nakaramdam agad si Alex ng pagkasiwa na mapatingin sa katawan ng binata. Wala naman sa itsura ng lalaki na may sakit nga ito. Naisip tuloy niya, tinatamad lang siguro itong pumasok. Saglit niyang ginalang paningin sa maluwang na sala. Marangya ang salang iyon, kompleto sa mga modernong kagamitan, mga dekorasyon at ilang mga kwadrong nasa dinding ay pawang mamahalin at nagsasalita ng good taste. Heto yung mga papeles na pinadala sa akin ni Ma'am Marlene, sabi niya
Habang niaabot kay Andy ang folder, kinuha ng lalaki iyon at inihagi sa sofa. Mamaya na to, break time na, kaya magmaryanda muna tayo. Pero, halika dito, hilan ito sa kanya, patungo sa dining table. Hindi na siya nakatanggi pa. Nagpa-deliver na ako ng merienda eh. Nauna lang ng konti sa inyong pagdating, kaya malamang ay mainit pa ito. Halika. Naunang umupo si Andy sa pang-apatang mesa. Naupo siya sa harap ng inuupuan nito. Galing sa Jollibee ay meriendang naruroon. Sige na, kumain na tayo. Walang kibo niyang dinampot ang hamburger sandwich. Spaghetti? No, ito na lang sandwich. Masyadong mabigat sa chan. Bakit? Nag-reduce ka ba? Mabirong tanong ng lalaki. Matapos kumagat sa hawak ng sandwich. Of course not. Gusto ko nga lumaki ang katawan ko eh. Nakita niya, ngumiti ang lalaki. May amusement sa kaslap ng mga mata nito. Sorry nga pala sa nangyari kahapon. Napataas ang boses ko. Oh, wala yon. Nakalimutan ko na iyon. Sip-sip siya ng soft drink sa straw. Bahaging napatawa si Andy na pinagtaka niya. Bakit? Wala. May naalaala lang ako. Gusto na naman yung mainis na naman. Saan ba ang CR? Tanong niya. Yung pintong iyon, turo ni Andy. Excuse me. At tanong niya ang CR. Wala naman talaga siyang balak na magpunta doon. Naiilang lang siya kay Andy dahil para siyang tinutukson ito. Gusto mo na niyang ayusin ang sarili. Napansin niya, nag-iwan ng bakas ang kanyang sapatos sa malinis sa sahig ng CR. Kinuha niya ang tabo para buhusan ang dumi. May balot na kamiset ang puti ang gripo. Wala namang tubig ang nakasahod at timba, kaya binuksan niya ang gripo. Biglang sumirit ang tubig papunta sa kanya. At bago pa niya mapihit ang sarahan, ay naalis ang kamiset ang puti na nakabalot sa gripo dahil sa lakas ng tubig. Sumirit pa itaas ang tubig mula sa pihitan at abot niyo ng kanyang mukha. Agad ang hinuwakan ng pihitan, ngunit sa lakas ng tubig na nagbumula doon ay nabasa na rin ang kanyang katawan. Nahiya naman siyang tawagin si Andy. Baka sabihin ay nakisira lang siya nasira pa niya ang gripo. Kailangan may ayos niya iyon bago siya lumabas doon. Ang problema, hindi naman siya sanay sa ganong trabaho. Kahit pa nga nagtutumbay-tumbayin siya, tinakpan niya ang butas ng gripo para may tali niya ito ng kamisetang puti. Pero sumirit na naman ang tubig sa bihitan at tumama na naman sa kanyang mukha. Tumutulo na ang kanyang buong katawan sa tubig pero hindi pa rin talaga may kibit ng kamiseta. Kalat na ang tubig sa lapag. Narinig niya ang nagmamadali mga katok ni Andy sa pinto. Siguro, lumabas sa pinto ang tubig at nakita ito ng lalaki. Binuksan niya ang pinto at nagmamadaling pumasok si Andy. I'm sorry, hindi ko alam na sira pala ang gripo. Hingin niya ang paumanhin sa lalaki. It's alright, hindi ko nasabi sa iyo eh. Ilang araw na nga sira iyan. Pinagtulungan nila may kabit ang kamiseta. Nabasa na rin si Andy. Kumuha ka ng plastic sa kusina. Maghanap ka na lang doon. Dali. Utos ni Andy. Agad naman siyang lumabas kahit tumutulo ang buong katawan niya. Lumabas na nga pala sa pinto ang tubig. Nakahanap naman agad siya ng plastic. Magkatulong nilang ikiribit iyon at saka itanali sa gripo para mahinto ang tubig. Nakakapit siya na mahigpit sa plastic. Habang itinatali naman iyon ni Andy, nagawa na nga nilang pigilan ang tubig. Patak-patak na lang iyon. Nang matiyak na maayos ang pagkakatali ng plastic at hindi na tumutulo pa ang gripo, ay binalingan naman ni Andy ang drain ng tubig sa sahig. Pinaan ito ang ilang diming nakakapit sa butas kaya bumilis ang pag-awas ng tubig. Saka lang sila nakatuwid ng tayo at sabay pang napahinga ng malalim. Nagkatinginan sila at saka lang napansin parang nakatikit sa kanilang mga katawan ang kanilang mga damit. Ang itim na sandong suot ni Andy ay lalong kumapit sa katawan nito kaya bumakat
ang matitigas sa mga muscle nito. Ang suot itong shorts ay nakakapiting mabuti sa balakang nito, kaya naging prominente ang umbok sa harapan nito. Gusto maglikot ang isipan ni Alex, pero natigilan siya nang mapansin. Matiim na nakatitig sa kanya si Andy. There was hunger in his eyes, needs, and desires. Sakalang niya napansin, nakadikit ang gusto sa kanyang katawan. Ang kanyang malalambot na kasuotan, lalitaw na litaw ang hubog ng kanyang katawan hanggang sa kanyang mabibilog at mahahabang bias. Hindi siya nakakilos na makita niya. Tumaas ang isang kamay ni Andy at tumako ito sa ilang strand sa kanyang buhok na tumabing sa kanyang noo. Hinawi nito ang mga iyon at sinampay pa sa kanyang tenga. He pressed her closer to him. Pagkuwan ay bumaba ang kamay nito sa kanyang balakang at dinain iyon sa harapan nito. She felt his male arousal at parang bigla siyang natauhan. Andy, what are you doing? She asked in whisper. We're making love, honey. Walang binitong pabulong na sagot na ngayon ay mahigpitang nakayakap sa kanya. No, protesta niya. Sa kapil tinutulak na palayo ang katawan ng lalaki. Pero hindi niya ito matinag. Mga bisig nitong tila mga bakal sa tigas ay mahigpit na nakayakap sa kanya. Pati ang mga kamay niya ay nakakulong sa mga bisig ni Andy that she could not move. Nang dahan-dahan bumaba ang mukha ni Andy para siya halikan, ay lalo siyang nagwala. Andy, please, huwag. Hindi tayo talo. Lalaki rin akong tulad mo. Babae ka, Alex. Babaeng babae ka. Kapag nakadikit ka sa aking katawan, kapag hinahaplos ko ang iyong katawan, hindi totoo iyan. Hindi magkakaila ang iyong katawan, Alex. Gusto mo bang maniwala akong hindi mo nadama ang sensasyong dulot ng mga halik at haplos ko sa iyo nung saluhin kita? Alam ko anong nangyari sa iyo noon. Buhay na buhay ang iyong katawan na tumutugon sa bawat gawin ko. Hindi ko natatandaan ang mga sinasabi mo. Hindi. Dapat ko palang ipaalala sa iyo ang mga ito. And Andy claimed her lips possessively, like he had never done before to a woman. Ayun na naman ang tila magic na mga sandali. Ang nakakalawang sensasyon na dulot ng mga halik na iyon. When the kiss deepened, tuloy nang nabubag ang kanyang mga defenses and she found her hands tightening around his neck, feeling his hard muscles and the wet texture of his hair. He felt so hard, so hot, so very much a man, but she was hotter and very much a woman. Kumawala si Andy at mabilis itong natanggal ang lahat ng kasuotan. Nang siya naman ang tatanggalan nito ng kasuotan ay humakbang siya ng paurong sa lalaki, her hands covering her wet body. Malinaw na ang kanyang isip at alam niya hindi dapat mangyari ang gusto ng lalaki. Naisip agad niya ang kanyang mga kapatid. Andy, huwag. Hindi dapat mangyari ito. Sabi niya nakalimutan ng palakihin ang kanyang boses. Alex, muli siyang humakbang palayo. Pauwiin mo na lang ako. Pirmahan mo na ang mga dapat pirmahan at ipakuha mo na lang ang mga iyon sa driver. Pero kailangan kong makauwi. Nang humakbang palapit sa kanya si Andy, ay naghagila pa ang kanyang mga mata na may papanglaban dito. Please, Andy, sisigaw ako kapag lumapit ka. Nakuyom ng lalaki ang mga kamao nito. Bahagyang nagdilim ang mukha nito at saka tumingin sa kanya. Okay, sorry. Hindi ko alam kung bakit hindi ko magawang kontrolin ang aking sarili kapag ikaw ang katabi ko. Binubuhay mo ang lahat sa akin, pati na ang aking kaluluwa. Ganoon din ang ginagawa mo sa akin. Gusto niyang sabihin, subalit pinigil niya ang sarili. Alam naman niya, walang kakahinatnan. Pagbigyan man niya ang lalaki, pagbigyan man niya ang sarili. Siya rin naman ang magiging kawawa sa bandang huli dahil meron ng kasintahan ang lalaki na handa nitong pakasalan. Pero wala akong may pampapalit na damit sa damit mong iyan. Malalaki ang mga damit ko at hindi kakasya sa iyo.
Kailangan makapagbihis na ako. Nagiginaw na ako. Kung gusto mo, pagbihis ka muna ng t-shirt at shorts ko. Pupunta ako dyan sa mall at ibibili kita na may susuot pa uwi. Sige, halika sa kwarto ko. Magbihis ka muna. Oo nga pala. At nagmamadalang isunod ito ang hinubad mga suplot sa katawan. Ilang sandali pa at nakabihis na silang pareho. Siya ay nakasuot ang t-shirt ni Andy malubang na malubang sa kanya, pati na rin ang shorts nito na bumabagsak kapag tumayo siya. Okay, may iwan muna kita dito at bibili ako kahit ano may susuot mo sa pinakamalapit na mabibilhan ko. Oo, please, bilisan mo. Hindi ako magtatagal. Nagmamadali ng umalis ang lalaki. Dito na po nagtatapos ang part 5 ng ating kwento. Marami pong salamat. God bless everyone.